alam niyo po yung salary ko talagang, alam niyo yung sumasagsag pa. So, ayan, nabibili na pong gusto ko and then yung sa family ko. And of course, yan, nakakapasok na po tayo sa Top Performers Global. And nakakabili na rin po tayo ng mga property. Diba? So, ayan, nakikiling blessed po talaga. And, ayan po, nakapagpagawa na rin po tayo ng bahay. And, ayan, na-awardan na rin po tayo ng sa top global. And, ayan, hindi ko po to expect, diba? Kasi ako po, hindi po ako techie, ha? Hindi po ako techie, hindi po ako magaling sa mga computer, hindi ako magaling mag-cellphone. So, ang maganda lang po niya, may nag-gagabay, may mga trainings at libre. So, ang gagawin na lang po, umatid. So, ako po yung patunay na di baling mabagal, basta tuloy-tuloy ka lang. So, ang kailangan mo lang po, magsimula. So, ayan, with that po, thank you very much. Dito na po natatapos. Ito po, good news po. Isa pa pala, good news. So, ayan, na-hit po na po yung aking unang million. So, during pandemic time. Kaya naman na talagang feeling blessed po talaga ako. Hindi ko po ito kaya sa employment. Kahit magpandakuba-kuba po ako doon at sumunod sa mga boss ko, hindi po ako bibigyan yan. So, ayan. With that po, thank you very much sa Big Four po. GM Eric, GM Med, GM OG, GM Toots, and of course, GM Nestor, and sa mga coaches po natin. Thank you very much and to my team. Okay, congratulations po, Coach Baby Jean. Grabe, napakagaling. Alam mo, gusto ko rin pumunta dyan sa London eh, pero hindi po sa London. Pero mas maganda po dyan. Sana makapunta tayo lahat. No? Okay, power po. Congratulations po. Nahit niya yung kanyang first 1 million. Sana all. Okay, meron po tayong second share for tonight. Ang magpapakilala po niyan, si Doc Yunis. Doc Yunis. Ipakilala. Sabihin ko lang po, no? Tumatak sa akin, pag may gusto, may paraan. Yan. Tama po, Coach Baby Jean. Ngayon naman po, may isa pa po tayong share. Isa po siyang chief engineer, pero hindi pa rin po niyang kumita gamit ang ating negosyo na nilalatag ngayong gabi. So, hindi ko na po patatagalin pa. Pinapakilala ko po ang ating next share, si Coach Phil James Pasina. Malakan po na rin siya. Coach, wait lang ha. Okay na. Okay na, Coach. Ayan, okay. Yan na pala. Good evening sa lahat. Good morning. Welcome sa lahat, lalo sa mga bagong nakikinig, bagong nanonood ng ating webinar. You're so blessed kasi nandito kayo ngayon. And of course, sa ating mga online franchises partners. And thank you sa opportunity na to share, no, especially sa ating GM Eric Santos at saka sa ating Big Four. Ayan, GM Mel Santos, Coach Damasco, and of course, Nestor El Deponso. Ayan yung mga idol natin sa Big Four Universe. Ayan, so thank you Coach Baby Jean, Ma'am Eunice, and Coach Jake. And share lang tayo, no? Again, I'm Coach FJ, Chief Engineer by Profession. Sa po kong seafarer, baka may mga seafarer din dyan. Sa ating negosyo, kahit sino pwedeng gawin, basta gusto mo talagang kumita ng maganda. Lalo ngayon sa kalagitnaan ng pandemic. Ayan, so share lang ako ng aking screen. Nakikita ba yung aking screen? Ayan, okay, pwede. So yan, again, I'm a seafarer by profession. So I'm age 31. At syempre, tama rin tayo sa pagbabarko. Ito yung ating picture. Ayan, tayo ay isa sa mga kasama sa mga bayani ng OFW. Tama? Ayan. And of course, syempre, kaya tayo naging seafarer din. Seafarer din ng aking tatay. And syempre, mostly naman sa atin, no, kung ano yung ating parents, kung ano yung ating surroundings sa mga kamag-anak, yan yung ating mga namamana or kumbaga nakikita natin na impluwensyahan tayo. So yan yung dahilan kaya rin ako naging seafarer at nagbarko. So ito yung buhay natin sa pagbabarko na nakatago din. Kaya tinamo, di ba, ang daming gustong magbarko, ang daming gustong maging OFW. At yung nakikita lang natin is yung outside sa ating profession or sa profession ng mga
nasa ibang bansa. Pero ang hirap ng trabaho sa pagbabarko. Kung sa pahirapan lang, dahil tingnan nyo naman, ang dami mong sakripisyo, ang dami mong isa-sacrifice yung mga mamimiss mong occasion. Lalo kapag yung nandun pa kami sa mga alon, grabe sa dami ng mga santo na talagang tatawagin. Kumbaga sa pahirapan lang, eh mahirap itong trabaho namin. Pero, ito yung malupit. Dumating yung pandemic last year. Ha? Kahit naman sino, no ba, na naapektuhan, ang daming mga nagsarang mga negosyo, and even kami, mga OFW, kasama ako, mga seafarer, almost kalahating milyon ng mga OFW na laid off, na repatriate, dahil maraming ang nagsarang mga negosyo. And even us, walang travel, kahit ano pang tawag mo sa opisina na gusto mong sumampay, di ka pasasampayin. Bakit? Dahil sa pandemic, walang travel. Ang dami rin, kasama sa kalating milyon yan, yung mga nawalan ng trabaho. Imagine mo yung mga kababayan natin na nawalan ng trabaho, nawalan ng source of income. Doon mo marirealize ang halaga ng pera. At walang linya-linya pagdating ngayon sa mga gentong pagkakataon. Kaya dapat magising na tayo. Dapat, pag may nakita tayong mga gentong opportunity, let's take it. Yan, so, ang maganda dito, dumating last year, no? Yung aking brother-in-law nag-post sa Facebook. Siyempre, ito na yung ating online. Nakita pa dati last year, ito pa. Food and health package pa siya at ganyan pa yung ating franchise fee. Pero nga ngayon, di ba, nakita niyo yung presentation. May dagdag pa, delivery service. Eh, hindi na tayo dalawang isip pa. Nagtanong tayo ngayon. Sabi ko, bro, paano ba yung negosyo na yan? Nag-attend tayo sa presentation. Yan, meron tayong Zoom presentation. Ang ganda ng negosyo, ginrab na natin kagad. Yan ang maganda dito sa negosyo natin na to, hindi mo gagawin mag-isa. So meron tayong mga coaches, like itong ating mga GMs, and especially itong aking direct mentor from Taiwan, ang ating mother lion. Dito ako nakinig na yun. And marirealize mo, dito sa negosyo natin, kayong nakita, no? Nakita nyo dito sa presentation na to, dapat makinig kayo ngayon dito sa mga may resulta. Kasi darating yung time, may magsasabi sa inyo, ano ba yung pinasok mo na negosyo, ano ba yung ginagawa mo. Kasi ako, kumikita ako ng maganda sa pagbabarko. Sasabihan ka ngayon ng mga kasama mo sa barko. Ano ba yung ginagawa mo na yan? Malaki naman yung kinikita mo sa barko. Eh ngayon, inabot tayong pandemic. Ngayon, yung iba sa mga, or karamihan sa mga kasama ko sa barko. Diba? Ngayon, dun ma-realize natin ngayon, kahit anong trabaho mo, kahit ano pang rango mo, pagka dinatnan ka ngayon ng pandemic na to na pinagdaanan natin, walang linya-linya. Kaya ngayon ito, ang maganda, nung nakita natin itong negosyo na ito, napapanahon. Diba? Kahit ano pa ngayon pasukin mo na negosyo sa mga traditional. Diba? Anong pipitin mo negosyo ngayon? Eh, walang tao sa labas. Wala rin mag-hire. Walang hiring ngayon. Kaya ang maganda ngayon, yung napapanahon. At saka sa napupuso mo, pag meron kang pusong negosyante, dapat kailangan mag-adapt ka. Mag-innovate ka. Kasi if you don't innovate, you will evaporate. Ito, nakinig lang tayo sa aking Mother Lion, sa mga Millionaires Mentor, ito sa GM, kay GM Eric. Diba yan talaga sa simula pa lang nakinig ako. Kung makikinig ka na lang dun sa mga Merisbon. Ayan, sa ating CEO, sa ating VP. Ayan, so nung nagsimula akong nakinig sa mga may resulta, sa mga gumagawa sa negosyo. Ito, nagkaroon tayo ngayon. Ito kasama din nung pupunta ako sa office. Nakinig ako sa Big Four. Ayan, worth millions in one picture. Grabe, mga multimillionaires. Diyan ako nakinig sa ating GML Santos, ayan, Nelson Eldeponso, Nestor Eldeponso, ayan, si GM Tots, and of course, si GM Eric Santos. At diyan tayo nagsimula nakinig. Doon ngayon tayo nagka-resulta. Yun pala yung sikreto. Dapat makinig ka sa mga coaches and mentors natin na may resulta. Ayan, ang daming naniwala ngayon, nakita ng mga kasama ko na nagbabarko, maganda yung ginagawa ko, nag-attend sa Zoom. Ang dami, umabot na halos 100 na seafarers. Ilan doon, mga 50 sa akin, tapos dumami na sila. Siyempre, dahil nakita rin lang yung ganda ng negosyo, napapanahon. At marami rin mga OFWs. Ayan, siyempre ngayon, marirealize mo na eh. Diba? Hindi basta-basta ngayon na kahit ano pa yung
kinikita mo kahit gaano kalaki, ano pang trabaho mo, doon mo marirealize na yun, napakalaga na meron ka pang other source of income. At ang maganda dyan, yan, kumikita din sila. Ha, kahit nasa barko pa, diba? What more kung nandito ka pa sa Pilipinas? What more kung land-based ka? Eh, kung nga, minsan lang sila magkaroon ng internet. Kumikita lang 19,000, 12,000, 61,000, 95, may 108, 100, 124. At ito, take note pa, nasa barko pa yung iba. Ang maganda dito, sa negosyo to, pag-uwi pa nila, kahit nasa quarantine sila sa hotel, pwede pa silang kumita. Ito yung negosyo na kahit nasan ka pa, kahit quarantine ka, pwede kang kumita. Kahit nasa bahay ka lang. Maganda dito, magpapasalamat pa sa'yo, sabihin sa'yo, mate, mabuti na lang, inintroduce mo sa akin itong negosyo ito. Ito ba, mayroon pa tayo na wala ng trabaho, si Sir Aljun, si Ma'am Chona, mag-asawa, housewife. Kumita na nga, more than 1 million, wala pang isang taon. Nagkaroon pa ng bagong bahay. At kung nakikita mo to, kung well-off ka ngayon, may trabaho ka, or nasa ibang bansa ka, huwag kang pasisiguro. At saka, isipin mo rin, huwag lang para sa sarili mo, kasi kung sino pa yung mababago mong buhay kapag ginawa mo tong negosyo na to at hindi ka tumigil. And of course, syempre, na-hit din natin. More than 1.3 million. Wala pang 1 year din to kahit nasa bahay lang ako. At ito yung dagdag pa dito. Nasa bahay ka lang, more time with my family, ayan, aking wife. At ito naman naman, nasa bahay lang. Diba? Pwede mangyari din sa'yo. And, ayan, maraaring nakita mo lang itong post na to sa Facebook, sa mga kamag-anak mo or friends mo. Ito yung sinabi sa'yo ni Lord ngayon, habang perfectly linggo pa. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and future. Maaaring ito, pinag-pray mo na. No, last week or last month, diba, dahil sa ating pandemic, i-grab mo na, huwag mo nang pakawalan. Ito yung maaaring magbago sa buhay mo o sa mga mahal mo sa buhay, i-grab na natin. Kaya naman ito, maganda rin dito, hindi mo rin ito nagawing magita. Nandito kami, kasama mo, i-guide ka namin, nakikita mo may mga nagkakaresulta. So ibig sabihin, gagayain mo lang yung ginawa namin at for the kasama ng guidance ng ating mga coaches and GMs. And for that, to God be the glory again, I'm Coach FJ, kasama nyo rin sa ating online na negosyo. Salamat! Thank you.